pagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ito naman po muli ang inyong ibang lingkod, Brother Romel A. Palma. At sa pagkakataong ito po ay meron naman po tayong napansin dito dahil merong dalawang Baptist Defender at nagpapakilalang original Baptist Defender mga kapatid. No? Kung papansinin natin, original, ibig sabihin merong peke. Itong dalawang original Baptist Defender na ito mga kapatid ay ipapakita po natin ngayon kung gaano po sila ka-outdated ang kanila pong comprehension. At sana talaga, no, nag-update muna sila bago nag-post, bago po nagbigay ng video reaction, no, para naman mag-synchronize, no, o maging angkop o karapat-dapat naman talaga na pakinggan at paniwalaan ang kanila pong mga argumento. Tingnan natin mga kapatid, itong ating prepare ngayon na kung saan ay, no, meron dito tayong outdated, no? Outdated yung post ni Dino Diaz at kulang sa comprehension po mga kapatid itong ipinapakitang video ni James Orinchada. So ito po mga kapatid, kasi si Dino Diaz po ay nagpost ng ganito. Ito po yung source natin. Sabi niya, salamat sa pag-amin. Sabi niya, salamat sa pag-amin at pagtinda sa amin ng aklat mo, Dwayne Cartujano. Nagpapasalamat, Original Baptist Faith Defender. So ano ba talaga ang kanyang ipinapahiwatig dito mga kapatid? Ano ba ang pinagpapasalamatan niya dito? Klarong-klaro po, no, na ito ay isang makulang po mga kapatid sa pagkakaunawa, kulang sa comprehension, ang taong nag-post nito. Sa ika-82 question po sa Old Jam ni Brother Dwayne Cartujano, ay kanya kinalipong sinitas at pinutol ang statement dito po, no? Kasi yung question, when the early church father, especially in the first two centuries, used to words term, yes, used the word terms Catholic, did they specifically mean and refer to the Roman Catholic Church only and exclusively? It certainly does not mean one particular brand of Christianity as opposed to the Orthodox or Methodist or Presbyterian churches. As people tend to do today, Catholic means universal, worldwide, standard, not just local. There were no Roman Catholic Church as distinguished from other churches. Dito na po nagtapos ang highlighted nitong original Baptist Defender mga kapatid. Sa pag-aakala niya, natama na siya. And you know what? Mayroon ako ditong napansin mga kapatid sa kanya mismong post. Yan, sa kanya mismong post, puntahan natin. Ito ang kapansin-pansin po, no? Sa kanya mismong post. Yan. So sa post niya yan, tingnan natin yung mga komento. Grabe, nag-a-assume pa to na ibaban kuno, no? Grabe. Sabi dito ng mga kasamahan niya din, no? Ito, meron ako dito napansin kaninang isang comment, yan. Sabi niya, ni Domsky Cole Castillo, paano ba yan? Na-share ko na. Sorry CFD, sabay tawa. Sumagot si Dino Diaz mga kapatid, screenshot mo, talaga, baka i-band nila ako. At least may copy ka. Grabe. Ibaban ka? Posible dahil sa kasinungalingan mo, pero hindi naman mabigat ang argumento mo. Sabi ni Domsky, na-save ko na bro. Sabi ni Domsky, save ka agad, alams na. Yan. Sabi ni Dino Diaz, patikim lang yan, marami pa tayong ilalabas. Yan. Kita mo, gaano ba kataas ang tingin ni Dino Diaz sa kanyang sarili? Ang taas ng kanyang ihi dito mga kapatid. Marami pa daw siyang ilalabas. Ilabas mo na lahat, no? Hanggang nandito ang aklat, no? Sabi niya, kaya nga, when I make a video before, no, before po ng video ito, klaro po sinabi ko doon na kung magkaroon man sana sila ng odium, ay basahin ng buo. Kaya lang ang problema, if you are looking for a contradiction kuno, ay posible talagang hindi mo ito mauunawaan. Dahil ang hinahanap mo mali, no? Kamalian, hindi ang pagkakaunawa. Yan. Response ni Domsky, Dino Diaz, abang ako dyan bro, para kita nila
yung claim nila. Okay, sige. Ito pa. Meron nag-comment ito si Noel Perfecto. Sabi niya, Noel Perfecto, mga kapatid, baka akalain ng mga Baptist, ancient church din sila. No, they are after Calvinism. Ito, sigurado maganda yung komento dito, mga kapatid. Sabi ni Dino Diazo, nagpapasalamat lang ako ha, walang maling akala. Yan, sabi niya. Sinagot siya ni Noel, ayos. Okay? Baka akalain ng mga Baptist kasama sila sa Catholic Church eh. Yon. Dahil mga kapatid, klaro po doon sa librong Odyam kung ano po ang ibig sabihin ng paggamit ng term na Catholic. Mamaya po ilalatag natin kasi itong post ni Dino Diaz ay July 22, 2024 lang po mga kapatid. Maipapakita ako sa inyo na dated 2020. Ibig sabihin, mas nauna po yun mga kapatid at nasagot na. Ang problema lang kasi, kapag nasagot na at hindi naunawaan, naku, yun na ang problema. Kapag nasagot na at hindi talaga naunawaan, kaya nga, we need to update our comprehension in order for us to be updated. Di ba? Lahat naman daw kasama sabi sa nabasa. Okay. Baka mag-assume ang Baptist Church na ancient church sila at kasama sila sa Catholic na binanggit ni Saint Ignatius. Yan ang sabi ni Noel Perfecto. Di kasama ang Baptist doon. Naulang dahil ni recontextualize ang term na Catholic at sinama na kayo sa contextualization. Sabi dyan ni Dino, kasama talaga scholar na nagsabi eh. Kasama daw, scholar na daw yung nagsabi. Pero tingnan nyo po mga kapatid, pansinin nyo po. No? Kahit na sa post po ni Dino Diaz, never po ni binanggit doon, nakasama po ang Baptist. No? Never. Okay? Ayan. Ang haba-haba ng kanilang conversation, pero maganda yung mga sagot dito ni Noel Perfecto, mga kapatid. Kasama nga sa reconstitutionalization, meaning ng Catholic, pero hindi kasama ang Baptist sa original sense. Yan. Ng Catholic, ipaunawa mo talaga, brother, kasi mahirap pakaunawa yan si Dino. Na nag-origin from Christ. Tama talaga. Hindi naman talaga galing kay Kristo itong mga Baptist na to. Eh. Basahin mo dyan sa book mo kung ang ibig sabihin ng Catholic ay Trinitarian churches lang. Yan. Now, kung isasama mo dyan ang mga non-Trinitarians, bakit mo tatawagin silang kultos? Dapat tanggapin mo din na ang INC at End Time UPC, Universalist, etc. Now, kung hindi mo naman sila tanggap, hindi ka nag-subscribe talaga sa panibagong kahulugan ng Catholic. Yan, ako po, gumawa pa lang ako ng video, pero ito pala, no, ina-update na. Napansin ni Noel Perfecto, mga kapatid, that this Dino Diaz posted outdated, no? Outdated po mga kapatid. Ito, paano po natin nasasabing outdated? Ito totoo naman talagang outdated si Dino Diaz. Paano po natin masasabi yan mga kapatid na siya ay isang outdated? Ito po. Ito ang post one day ago, pero hindi po yan kahapon lang. Katulad ni Dino Diaz. Malalaman natin that this post originally posted 4 years ago. Okay? Ang post po ni Siegfried Masirin Diaz, no? Ewan ko lang kung nag-consequence lang ba ang Diaz na apelyedo? Hilig lang ba talaga si Dino na gamitin yung Diaz na apelyedo? Kung yan ba ay nagkataon lamang po mga kapatid na ginamit din ni Dino Diaz ang Diaz po na apelyedo. So ito ha, pansinin natin ito mga kapatid. Sa post na to ni Masirin Diaz o ni Siegfried, challenge to Roman Catholics the use of the term Catholic by the early church fathers. I have issued this challenge this week ago, and until now, not a single Roman Catholic faith defender has provided me with such. So let me count the days that has and will pass until this challenge is sufficiently addressed by those claiming to be the only true church. So, here is the question. When the early church fathers, especially the first 2 centuries, used the word term Catholic, did they especially mean and refer to the Roman Catholic Church only and exclusively? Further, were they unanimous in such? If this is so, please provide evidence of such. Ito pa yung source natin ha. Kung kailan po yan na-ipos. Ito mga kapatid. Ito yung question number 82 mga kapatid sa Book of Odyam na hindi naunawaan ni Dino Diaz na ito pala ay sinagot na. This was posted noong April 3, 2020. It was more than 4 years ago na na-post na po ito. Kaya nga, nasasabi po natin mga kapatid na itong si Dino Diaz ay outdated. Hindi po siya na-update. Sana talaga, ina-update siya para makita naman ang totoo. Ito ha, na-post nito
ni Brother Dwayne Cartujano, ito ang sagot sa tanong mismo ng taong pareho nga silang Diaz pero magkaiba naman yung IQ, magkaiba naman yung understanding, magkaiba ang kanilang comprehension. Eh mas sabi ng source ko po mga kapatid, mas matalino itong si Siegfried, no? Mas matalino po ito kaysa kay Dino Diaz. Ito ang sagot ni Brother Dwayne. It certainly does not mean one particular brand of Christianity as opposed to the Orthodox or Methodist or Presbyterian churches as people tend to do today. Ito yung ni i-post po ni Dino Diaz na outdated, no? Catholic means universal, worldwide standard, not just local. There was no Roman Catholic Church as distinguished from other churches. That is a name and an idea that comes from the age of separated churches, starting with the Great East-West Schism in the 11th century and especially taking shape in the 16th century and later, under the influence of the many particular churches of the Reformation. Yan po, klaro yan. Kaya nga, merong Roman Catholic ngayon, this is to distinguish, mga kapatid, to distinguish, no? Na tayo pa rin ay connected po sa simbahan na itinatag ni Jesus Christ sa pamamagitan ni San Pedro na unang papa o first pope of the church founded by our Lord Jesus Christ. Number two, it's pretty clear that the earliest Christian had a strong sense of the importance of the local Eucharistic community for our being worshipers of the true God and for following Jesus. This was the local community, people from a single town or small area who had been converted to be disciples of Jesus. When they meet to pray, they seem to have been led by someone appointed by one of the apostles, a group of people who came to be known as bishops or overseers. Kung sa Griego pa mga kapatid, episkopoy. They were supported by the Council of Elders, presbyteroi o yung mga pari po natin yan, and assisted in the work of ministry by ministers or servers, diakonoi or yung mga deacons. We find this kind of instructor reflected in the letters of Ignatius, in the Didache, in the letter of Barnabas, and so on. At the same time, the local churches were clearly aware that they were bound together with similar communities around the world in an international network of faith and charity. Their charge under their bishop was concerned to share their faith and dangers with all the other churches around the world. When somebody traveled to another city, they apparently would get a letter or certificate from their bishop witnessing to their faith and good standing so that they could be welcomed into the sacramental communions of other places. The whole system was known as sharing or communion, sa Griego, kononai, of the churches. The church was one and universal. Kaya nga mga kapatid, pag naaalala nyo po ang atin pong pananampalataya, we are one, holy, Catholic, and apostolic. This is true, one and universal. Sinabing universal, Catholic, because it was embedded in the worldwide network of local communities, it was a communion of communions. Second, yan ha? Maganda kasi na hindi natin putulin yung statement. Nakastick kasi doon si Dino Diaz sa first statement, kaya lang, in his citation mga kapatid, he cite, no, wrongly. Mali ang kanyang pagkakasite, mali ang pagkakaunawa niya. Ito, number three, the local bishops as heads of their churches represented them in this worldwide conversation. In each province of the empire, Judea, Syria, Asia, the bishop of the local churches would gather periodically under the leadership of the bishop of the capital of the province. They regulate common concerns. Eventually, a number of provinces would see themselves as part of still larger grouping. The bishop of the major cities of the entire Rome, Constantinople, Antioch, Alexandria, Jerusalem, came to be recognized in the 4th century as having special leadership position, which by the 6th century came to be called patriarchates. But all of this was an expression of the idea of communion. Expression lang ha? Yan. Hindi natin mawawala dito, of course, yung authority that has been given to St. Peter na naipasa po sa present Pope, okay? Of being part of the one holy Catholic and apostolic church. Ito ang hindi binasa mga kapatid ni Dino Diaz. Bakit?
kapag binasa ito, no, malalaman na yung mention pala doon na Catholic ayon ay One Holy Catholic and Apostolic Church ay refer po sa Roman Catholic of now. Bakit? Kung babalikan natin yung sagot po ni Brother Dwayne Cartuano sa number 1, nagkaroon ng level na Roman Catholic because of the Great East and West Schism. To distinguish na ang simbahan itinatag ng Panginoong Jesucristo ay nagpatuloy dahil nagki-claim pa rin na Catholic ang ibang mga churches, to distinguish na ito yung itinatag ng Panginoong Jesucristo, therefore pinagkasunduan, nalagyan o i-level yung Roman Catholic. Dahil ang seat o ang authority ay nandoon mismo sa Roma. Dahil doon mismo, mga kapatid, ibinigay, ibinuhos ni San Pedro na pinili po ng Panginoong Jesucristo na maging unang Santo Papa ng simbahang Katoliko ang kanyang buhay. Okay? As we continue, the question then is what specific role was played by the Bishop of Rome? Ito na, reality. Dapat kasi next time, no, Dino Diaz, magbasa, umunawa, at saka huwag putulin. The ancient capital of Roman Empire, the place where Saint Peter, take note of this, ha, and Saint Paul died and are buried. Ang lugar na kung saan nandoon ang Bishop of Rome, na kung saan doon namatay at inilibing si San Pedro at San Pablo. From the late first century, the bishops of Rome seem to have been regarded as having a special responsibility for the faith and discipline of local churches around the world as part of the legacy they had received from the apostles, but this isn't yet very clearly defined. There was no canon law. The churches were living underground. We know that by the 4th and 5th centuries, in the great controversies over God and the Trinity and the person of Christ, bishops from around the world would occasionally write to the Bishop of Rome or consult him for guidance in their own understanding of the disputed questions. The faith of the Church of Rome was seen as the norm for orthodoxy. Ito, Pope Leo in the 5th century expressed this consciousness clearly. Yon. Kaya nga, dapat maunawaan na sa statement pala no, ni Brother Dwayne Cartuano na pinutol, sinap-chap nitong Dino Diaz, mga kapatid, klaro po dito na nakita po natin na kung babasahin lang natin yung buong konteksto ay hindi ito papabor sa kanyang pagkakaunawa. Sa pagbabasa ko ng comment kanina, mga kapatid, ano yung defense mechanism niya? Nagpasalamat lang naman daw siya. Pero bakit siya natatakot na iban siya kung nagpasalamat lang naman siya? Eh kasi nakaraan, mga kapatid, nagpalabas naman siya ng kanyang kahambugan at sinagot po natin yan live nakaraan. But then for now, I decided to record this for the reason na medyo hindi maganda yung ating background. And ipaparinig, ipapanood po natin sa inyo ang kanya mismong maling pagkakaunawa. Sa mga nakasubaybay po sa ating previous live nakaraan, oh, naghahamon pa ito pero wala namang mukha. Hinahamon niya pa si Brother Dwayne pero hindi naman nga haharap. So kung pagpapatuloy po natin, mga kapatid, ito pa, may karugtong pa yan. Number 6 answer ni Brother Dwayne Cartuano. So, gradually, over the centuries, the leadership of the Bishop of Rome came to be seen as normative in determining the faith of the whole church. It was John Henry Newman's gradual realization of this that led him reluctantly to realize that his own Anglican Church had drifted away from this unity and to join the Catholic Church to become united with Rome in 1845. So, the Catholicity of the Church from late antiquity on came gradually to be understood as expressed through being a communion with the Bishop of Rome. Ay, ganun pala yun. In the early centuries, a number of the bishop of major sees, Rome, Alexandria, Carthage, were called by the title of Pope or Father. But the unity of the worldwide communion under pressure from political events began to break down first between Constantinople and Rome. In the 11th century,
and then blew completely apart in the time of Reformation. But what we call today the Catholic Church, it is long tradition, is the common churches that are still in active dialogue and sacramental unity with the Church of Rome through its bishop. Ayan, klaro na yan. So talagang nakita ng malayo na yan sa mga Baptist, ha? Ayan, katulad ng comment dito ni Dino Diaz sa conversation po nila sa comment, no? Ito, clear na ito. Ayan. Hindi na ito pagpuputol, pagmamali. A lot of the understanding of church life today is determined by Protestant, especially 19th and 20th century conservative Protestant groups, whom we call fundamentalist. Ayan. So, klarong-klaro. Ito, mga kapatid, number 7. And ito, an early use of the term was by St. Ignatius of Antioch in his letter to the Smyrnians. This letter dates around 110 AD, which probably isn't long after the death of the last apostle. So, yung last apostle po natin, mga kapatid, is St. John the Apostle. He writes, "Wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. Even as, wherever Jesus Christ is, there is Catholic Church." St. Ignatius yan. At hindi communion, hindi connected, mga kapatid, itong si Dino Diaz kay St. Ignatius. Tayo po yan, Catholic, okay? "I can't imagine St. Ignatius having anything else in mind but the church founded by Jesus, which the saint calls Catholic." Maliba na lang, mga kapatid, kung ngayon ay mag-claim itong si Dino Diaz that they were also a Catholic. Katulad ng nasa comment, no? Sabi niya, sinabi na ng scholar niyo, kasama, pero mali ang unawa. Kasama daw, pero hindi naman pala kasama, mga kapatid. Kaya nga, no? We need to update our comprehension para maunawaan natin. Eto, pansinin natin ito, mga kapatid. Oh. Bakit magkapareho itong post ni Dino Diaz at itong espiritu sa kamatuuran? Yan. Sabi niya, pasensya na, mga kaibigan. Wala na siyang salitang maibibigay kasi panigurado ako, mga kapatid, si Dino Diaz at itong espiritu sa kamatuuran, pareho silang hindi nakakaunawa sa post nila. Wala na, no words to be added. Huh? Baka sabihin niya, wala naman kailangan i-add. Pero ito, ha? Itong espiritu sa kamatuuran at si Dino Diaz, mga kapatid, yan, klarong-klaro po, no? Klarong-klaro po na sila ay parehong, no? Hindi nakakaunawa. At kung ako po yung tatanungin, mas maniniwala po ko doon sa legit. Bakit ko po nasabi na mas maniniwala ako sa legit? Ito po, pansinin natin, mga kapatid, ha? Ayan, pansinin po natin. Itong sa may kabilang side po. No, dito po. Ah, saan yung side niya? Itong side. Yan, tansinin po natin dito sa kabilang side. Yan. Ang sinasabi po ay ganito. Ha? Kasi wala, sabi ito ni, ito ay sa post ni Brother Duane Cartuano. Wala namang problema sa mga Catholic Biblical Scholar ang article ko. Sabi ni Brother Duane, tama naman talaga. Yan ha, sa mga Biblical Scholar, Catholic Biblical Scholar, walang problema ang article ni Brother Duane. Ito si Dr. Peter Williamson, na dating Protestant na naging Catholic. Noong tinanong niya ito na patungkol sa kanyang Book of Ojam, anong sinagot? "Dear Duane, what you said was not wrong." Tama yung statement niya. Isa pa, Attridge Harold, "You are correct." Eh, kanino ba kayo, mga kapatid, maniniwala? Doon sa nakakaunawa o doon sa ngumangawa? Ayan, no? Ayan. Ito pa, meron pa ko dito isa, mga kapatid. Ito pang si James Orinciada naman. Puntahan naman natin itong ating kaibigan na si James Orinciada. Ano naman kaya ang kanyang patutsada dito, mga kapatid, kay Brother Duane Cartuano? Ayan. Sige. Go ahead, James. So, guys, ito yung Odium, no? By Mr. Duane Cartuano. At meron pong contradiction dito sa aklat na ito. Yan. Sabi po, mga kapatid, ni James Orinciada, ipinakita niya yung cover ng book na Odium at kanyang ipinapalitaw dito na meron daw po, mga kapatid, na contradiction sa libro. Ha? Sa libro ni Brother Duane. Pansinin natin, ha? Ano kaya ang contradiction na kanyang sinasabi? Mga claims na kontrahan at kontra po sa history, no? Yan. Claims daw na kontrahan at kontra daw sa history. Wow. So, magandang pangitain yan, no? Na sana ang pag-research ng history ay tamang pag-research.
panigurado magkakatoliko ito si James kapag tama ang pagre-research sa history at tama ang pagtanggap sa history. Sige. Pero, ito mga kapatid ha, meron daw contradiction sa history ang librong Odyam. Saan kaya banda ang contradiction sa history? Una, basahin natin yung page number, ayan, page number 60, no? Yan, para makita niyo na po. Sabi dyan guys, so again, no Bible without a church. Napapansin niyo po ba mga kapatid, kung paano po sila nagbabasa ng referensya? Kukuha sila ng part of the statement, part ha, not the whole statement, not the context of it, and then they will interpret in their own at gagawing contradiction. Kaya gaya po ng sinabi ko, kapag ang intention mo ay maghanap ng mali, ng contradiction, sigurado po hindi ka talaga makakaunawa kahit 1,000 beses mo pabasahin yan. No? Hindi mo talaga mauunawaan ang kahulugan yan. So, wala daw Bible pag walang church. Ayan, ha? Walang Bible pag walang church. Yan. Pansinin nyo mga kapatid. And then, he will conclude that Brother Dwayne Cartujano are referring to the Old Testament. Conclusion niya yan, ha? Ito. Walang Bible pag walang church, ha? So, kailangan may church bago ang Bible. Okay. Mm. Pero sabi dito sa page 22, the Bible used by Rabbinic Judaism. So, meron na palang Bible sa panahon pa lang ng Rabbinic Judaism. Ito, ha, napansin ko po mga kapatid. Kapag pala ginamit ang term na Rabbinic Judaism, na meron ng Bible before the Rabbinic Judaism, ang pagkakaunawa pala nitong James Orinsiaga ay Old and New Testament na po yan. Ayan po mga kapatid, ang pagkakaunawa ni James Orinsiaga. Okay? So wala daw Bible pag walang church, yet may Bible sa panahon ng Rabbinic Judaism. Kailan ba nag-exist ang Rabbinic Judaism? Ito na ha, dahil i-insert niya ang pag-umpisa. Ibig sabihin pala, ganito, kapag gumamit ka pala at yung libro na yan ay nag-umpisa year 2020 at ang libro ay ginamit na ng mga Pilipino, ginagamit ng mga Pilipino, I mean, para pala sa kanya mga kapatid, yan ay ginamit na, no? Bago pa tinawag na Pilipinas ang Pilipinas. Yan yung kanyang argumento dito mga kapatid eh. Oh, pansinin nyo. Ang history ng Rabbinic Judaism, wala pa ang Christian Church sa New Testament. Sapagkat ang history ng Rabbinic Judaism dates back to the time of Alexander the Great. Yan. So wala pa palang Kristiyano during the Rabbinic Judaism. Alam din niya pala yun. Pero bakit po mga kapatid, hindi niya nauunawaan na ang pagkukote niya, eh sabi kasi, no? Ginagamit na ng Rabbinic Judaism ang Bible. Pero, no? Putol ulit. Hindi yung nangangahulugan mga kapatid na Old and New Testament ang sinasabi dun. It's clearly stated, yun ay patungkol sa Old Testament. Naku naman, James. Ang comprehension dapat ina-update yan. O, pansinin nyo mga kapatid. In 332 BC, according sa history. Ha? So, nagkontrahan si Dwayne Cartujano na pag wala dong church, walang Bible. Yan. What is clearly contradiction here is not Brother Dwayne Cartujano, not the Odyam, but you, your understanding, have a contradiction. Ang unawa mo po, ang merong contradiction, hindi ang libro, Odyam, hindi ang author ng Odyam. But what is clearly contradiction here is your understanding. See? Yet may Bible sa panahon ng Rabbinic Judaism, which is ang Old Testament Bible daw yun. Sabi dito, ayan o. Ito, wala pa ang church dito, may Bible na. Ayan. So, ipinipilit talaga niya mga kapatid
na meron na palang New Testament para sa kanyang pagkaunawa yan, ha? Kasi yung Bible ng Kristiyano, Old and New Testament. Ang sinasayad niya po ay Rabbinic Judaism. It is referred to the Old Testament. Hindi po yung Christian Bible. No? Wala pong New Testament dyan. Naku naman. Sana naman talaga ang atin pong understanding, no, in regard to that matter, ay i-update po natin. Kasi kapag lagi po tayong outdated, kapag lagi po tayong wala sa hulog, nako, makukulog talaga ang ating argumento sa wala. Okay? So yan. Sana po mga kapatid ay atin pong nakita ngayon kung gaano po ka-outdated, no, ang chismis, no, nitong una si Dino Diaz, at kung gaano po kakulang ang comprehension at outdated comprehension din po mga kapatid, siguro hindi na a-update si Brother James Orenciada. Gagawin pa ba niya na mayroong contradiction ang author sa kanya mismong libro na pinuputol lang ang pagbabasa, no? Hindi po binubuo, hindi po binibigyan ng tamang konteksto at tamang pagkakahulugan. Ayan. So dapat po palagi tayo mga kapatid na mag-ingat, at dapat po huwag kayong basta maniniwala, no, sa mga maling akala. Huh? Alam naman natin mga kapatid na marami ang namamatay, no, sa maling akala. At ito po, kung papansinin natin, at kung tayo po ay stick lamang sa pakikinig po sa kanila, nako, may warning po dyan si San Pablo. Ito po, Galacia 1:7 hanggang 8. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Katulad ng ginagawa ni James Orenciada mga kapatid, no? Ginagawa niya ng contradiction. Ang wala namang contradiction. Ang contradiction lang ang kanyang pagkakaunawa. Hindi mismo ang libro, hindi ang author, kundi siya mismo ang may problema. Ito po sa 8. Subalit parusahan nawa ng Diyos ang sino man, maging kami o isang anghel man na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Kaya nga, ibabalik natin sa tamang katotohanan. Dahil marami ang nagsisilabasan na nagagamit po ng Biblia na mali ang kanilang turo. Lalo na po ngayon, no? Kahit nasa compilation of the Bible, hindi po pinapakita yung totoo. Nag-aaral ng history. Nakakita daw ng contradiction sa history pero hindi alam kung ano ang totoong history for the compilation of the Bible. Wow! Kaya nga mga kapatid, sana ay patuloy tayo na magsumikap na maabot natin ang buong katotohanan ng simbahan itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po nakabigay tayo ng dagdag naman na pagpapatibay sa ating pananampalataya. At kung kayo po ay bago pa lamang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at click nyo rin po yung notification bell para laging updated po kayo sa mga videos nating i-upload at sa ating mga live streaming. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan, magpakailanman. Prodeo et Ecclesia.